Hello everyone! Welcome back to my channel. So for today, gagawa tayo ng Ampalaya con Carne. So ayan, punta na tayo sa kitchen guys. Start na natin lutuin yung ating recipe for today. So ayan, inuna ko muna yung ating liempo. So nag-fry lang ako ng liempo. So ito yung gagamitin natin para sa hook natin na karne sa ating ampalaya. So pinakuluan ko muna to sa salt bago ko siya frinay. So pinalambot ko muna para malambot yung ating pork. So ito yung i-slice natin para sa ating sahog. So ayan yung same pa na pinagprituhan ko ng ating pork liempo. Binawasan ko lang mantika. Dito na rin tayo magigisa. So unahin natin yung ating onion. Ayan, pag medyo translucent na yung ating onion, pwede na natin lagay yung ating garlic. And then yung ating tomatoes o yung ating kamatis. Hayaan lang natin maluto yung kamatis before natin ilagay yung ating ampalaya. So ayan, luto na yung ating kamatis. Pwede na natin lagyan siya ng fish sauce or patis. Ayan. So pag nalagay na natin yung ating patis, pwede na natin ilagay yung ating ampalaya. So yung ampalaya ko, inislice ko lang na maliliit, then binabad ko to sa asin. Binabad ko lang siya, hindi ko siya piniga para medyo mapait siya. Gusto ko kasi medyo mapait talaga yung ampalaya. So, yan. And then sisimmer lang natin to ng mga 3 to 5 minutes. Pag crunchy na yung ating ampalaya, balikan natin. So ayan, sinimmer ko lang siya ng 3 to 5 minutes. So tingnan nyo na lang pag crunchy na yung ampalaya para hindi masyadong durog. Pwede na natin lagay yung ating itlog. So ito yung aking itlog. Ayan. Lalagyan ko lang siya ng paminta. And konting salt. Hindi ko nalalagyan ng salt yung ating ampalaya. Ito na lang, pinaka-egg. Kasi nilagyan ko na siya ng patis kanina. Ayan. And then, tsaka natin ilalagay yung ating egg. Ayan. So, ikalat nyo lang siya. Yan, hayaan nyo lang siyang maluto. Huwag nyo siyang ahaluin. And then, pwede na natin ilagay, itoppings yung ating fried pork liempo. Yan. Then simmer lang na natin to ng mga 1 to 2 minutes, then luto na siya. So ready to serve na yung ating ampalaya con carne. So ayan, sobrang simple lang yung recipe natin ginawa for today. Kung nagustuhan nyo na siya, please try din sa bahay nyo and comment sa video na to. At kung hindi ka pa subscriber, click nyo lang yung subscribe button and click yung ating bell button para makareceive ka ng notification sa susunod na videos o recipe ng Vince Kitchen. Pakifollow na rin ako sa Instagram at Facebook page. Search nyo lang at Vince Kitchen. So maraming salamat ulit sa pagsama sa akin today guys. Hanggang sa muli. Bye!